Garcia, Batangas, kasama natin si Dr. Raul Gonzalez, ang may-ari ng Baraco Servicio. Dok, ito ba yung ating mga ano, mga barakong pang-servisyo sa ating mga inahin dito? Well, ang nakikita po ninyo, isa sa barako na ginagamit natin, isang junior bore, 70-30% Duroc Pietrain. Ito ang isa sa may pagmamalaki nating barako na pangkaraniwang ginagamit natin para matugunan ang pangangailangan ng mga backyard racers pagdating doon sa tinatawag nating kalidad ng paghayupan. Dok, balibalita dito third generation ka na raw sa ganitong negosyo. Pakipaliwanag mo lang ng konti. Totoo yun. Tayo ho ay sa pangatlong henerasyon na, sapagkat itong hanap buhay na ito ay nagmula pa sa aking lolo. 1963 nung mag-umpisa ito, nung tumakbo ang hanap buhay na ito, sumunod ang aking tatay hanggang sa lubusang ipinamana sa akin. Kaya ako natanong yung history nyo, siyempre lahat na ng pamamaraan, lahat ng technique, lahat ng technology, lahat ng breeding systems nagamit na ninyo, ano. So pero sumubok pa rin kayo ng Atobi. Pagka sumubok kayo ng Atobi, ibig sabihin noon meron kayong mga problema hindi na solusyonan, o kaya gusto ninyong maangat yung antas ng inyong sistema. Ano po ba ang naging dahilan at sinubukan niyo yung Atobi? Well, totoo po 'yan, sapagkat bilang isang veterinaryo, nandun pa rin naman po tayo sa patuloy na pagsusuri para sa ikagaganda at lalong ikatitiwala ng ating mga consumer, ng ating mga customer. Nung mabalitaan natin ang patungkol dito sa Atobi, tayo po ay hindi nagdalawang isip, sapagkat base sa claim ng Atobi, ito po ay ating masusing pinag-aralan at ating sinubukan hanggang sa ating napatunayan na totoo nga pala ang maidudulot nitong maganda sa ating hanap buhay. Pwede ba nating i-enumerate yung mga benepisyo o improvement na nangyari sa iyong breeding operation dito? Well, unang-una, kapag pinag-usapan natin itong fertilization at itong tinatawag natin yung visa ng similya, nagkaroon po tayo ng assurance kasi sa physical pa lamang at saka dun sa kilos at iginagalaw ng ating material bore, nakikita na natin ang malaking pagbabago. Nagiging masigla, dagdag kasiglahan, at yung pagiging agresibo libido pagdating sa actual na paggamit. Minsan, sinubukan po natin ang gumamit ng isang barako sa dalawang inahin sa loob ng isang maghapon. Ba, ito po ay yun medyo medyo maselan sa normal. Kumbaga hindi normal na kalakaran yun. Pero sa isang pagpapatunay, dumating po tayo sa puntong subukan. Gusto ko ring malaman nga kung hanggang saan kayang imintay ng bor sa buong maghapon. Yung motility na kanyang similya, yung lakas na kanyang similya. One time po sinubukan natin. Uubra din ho pala na gamitin ang isang barako sa dalawang inahin sa loob ng isang araw. Ito po ay sa pagitan ng umaga at ng hapon. Wow. At yan po yung napatunayan natin, sapagkat ang dalawang inahin ito ay sa ating pag-obserba sa loob na po ng 3 linggo ay parehong nagbuntis. Okay yun ah. So yung isang ulo ngayon times 2 ang kinikita ngayon. Posible po yun. Kaya nga lang po, depende rin po yun. Hindi rin naman po hindi natin, palagi-palagi hindi naman po palagi-palagi, lalo pa sa sitwasyon na talagang ang barako ay makakaranas ng stress due sa mahabang biyahe or sa masamang daan na dinaan ito. Nagkaroon siya ng matinding stress. Ito ay hindi na rin naman po natin ina-advise. Yun po ay isang pagpapatunay lamang na magagawa ng Atobi. Ang aking ibig sabihin ay isang pagpapatunay na magagawa ng Atobi sa isang barako na kayang mag-supply sa dalawang inahin. Sa maghapon. Sa buong maghapon. Magandang magandang development yan. So, yan eh, makakatulong sa mga ibang nagbubulugan. Ay, malaking bagay po ito, lalo na dun sa mga malalaking piggery o hog racers na tinatawag natin na nagme-maintain ng maraming barako sa kanilang inahin. Kung yan i-confine sa isang commercial farm na malaki, walang problema, stress. Dahil yung sa'yo, binibiyahe pa di ba? Ay, totoo yan. Sa akin, binibiyahe pa. Kaya nga.
Eh, so, may partida pa, kung naka-confine lang, di ba? Walang masyadong ano. Mas mainam po yun. Ayun. Kung nag-maintain ka ng, ilan ba, 1 is to 20 ang ano? Ang ratio po natin is 1 is to 15 to 20. Oh, ayun. No. So, meron ka 10 ano ngayon, barako, pwede mo nang gawing 7 yun. No? Siguro hanggang 6. Ano? Totoo yan, pwede po nating i-apply dyan sa malalaking hog racers. Sa malalaking hog racers. Na gumagamit pa rin ng natural na pamamaraan sa AI. Kasi nga, para makapag-maintain lamang ng isang barako na pwedeng mag-supply. Mm-hmm. This time, kung mas malakas pa rin ang kanilang paniniwala sa natural na pamamaraan, pwede rin nilang gawin ang bawasan, ang pag-maintain ng barako. So malaki matitipid sa pakain din yun, natano, di ba? Napakalaki po ng matitipid. Sa fertilization rate natin, nung hindi ka pa gumagamit ng Atobi, anong percentage ang, kumbaga, pinakamaganda mo nang nakuha? At nung gumamit ka ng Atobi, ano na yung record na nakuha mo? Well, ang masasabi ko po, sa paggamit ko ng Atobi, maaring nakuha po natin, kung hindi man tayo naka-100%, at least yung 95% nakuha po natin. At hindi ko na po siguro para sabihin yung mga unang ano namin. Ang mahalaga po ay napatunayan ko na talagang significant nga ang effect nito. Effect ng ano? Ng Atobi. Ayun. So, sa fertilization rate, maganda yung record natin. Ngayon, doon sa mga ines, syempre, ang customer natin eh backyard, ano? So, ano naging naidulot sa mga biik nila? Well, doon sa mga inahin na nakumbinsin natin sa paggamit po ng Atobi, malaking bagay din po sa kanila sapagkat naandun na po yung kasiglahan, yung appetite ng biek. At saka sa panahon ng masamang kalamidad, dito mapapatunayan natin na malakas ang resistensya ng ating baboy. Hindi siya ganun kadali makasagap ng anumang sakit. At isang halimbawa diyan yung ordinaryong pagtatae ng baboy na kung tutusin ay malaking kawalan or malaking lakas sa isang baboy ang nawawala. Subalit noong tayo ay magpatuloy na gumamit at maging dun sa mga inahen na natulungan natin at na-advise natin na gumamit ng Atobi, hindi naging mahirap sa kanila para maisalba o makasurvive ang mga biyek. Pa, maganda nga. Dito naman sa inyong ano, sa inyong operating and maintenance input sa ating mga barako, na simplify. Mm-hmm. Na simple, napadali yung ating operation. Napadali ang ating operation. Tapos ngayon, yung ano, yung quality naman ng ating serbisyo, yung sabihin na yung liter count ng ating mga piglets ng sa customer natin, nadagdagan po ba 'yon o paano po ang quality ng naging ano natin ng mga diet na produce? Well, ang mga biik natin, kitang-kita naman at talagang napansin din natin yung malaking pagbabago. Naandyan yung liter size niya, namimit natin yung required at saka yung talagang standard na dapat lumabas na sukat ng biik at maging yung dami. Ang importante ho dito yung ano eh, yung kalidad ng biyek. Paglabas na paglabas talagang malalakas. Masisigla at malalakas. Na iba nabawasan itong tinatawag nating mummification, stillbirth, talagang malalakas. Gaano katagal na kayong gumagamit pala ng Atobi? Mga 2 years na po tayong gumagamit ng Atobi. 2 years na tayong binibigyan ng magandang biyaya ng Atobi. Napakarami dito ang may mga claim na katulad ng ating claim. Ang akin lang ipinangangas dito, liban na lamang na ating subukan, ay hindi natin matutuklasan. Kaya yung mga tao, well, sa magandang serbisyong ibinibigay natin, sila'y nagtitiwala para subukan. Pag nasubukan naman, at doon, nagigiliwa na. Nagigiliwa. Okay, maraming salamat, Doc.